Nananawagan ang ilang grupo kaugnay sa hindi umano pagtugon ng gobyerno sa kanilang mga pangangailangan. Ayon sa grupong Teachers Dignity Coalition, dapat tutukan ng pamahalaan ng mga guro, lalo pat kabi-kabila rin ang ginagawa nilang sakripisyo. Para talakayin ang isyo, makakausap natin sa telepono ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition na si Benjo Basas. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Basas. Sir Ravi, magandang tanghali po at sa lahat po ng ating mga nanonood. Apo, ano pong assessment nyo sa naging kalakaran ng school opening kahapon? Meron ba kayo nakitang malaking improvement? Kasi kumpara doon sa mga nakalipas, no. But of course, yung mga perennial problem, no, like yung mga binabahang mga eskwelahan, ano po, yung kulang pa rin ng mga classroom, no. Prevalent yan, no, dito sa mga highly urbanized areas, ano po. And then meron pa din naman po, no, nakita pa rin naman natin na kulang pa rin naman, ano, yung mga kagamitan sa schools, no, yung facilities, no, at yung mga learning materials, no, na kailangan po ng mga bata, no. At kulang pa rin naman, ano, based on our, well, initial assessment, of course, mm-hmm. no, ay kulang pa rin naman yung bilang ng ating mga guro, no, na dapat magturo, no, dito sa ating paaralan. But generally, sa tingin namin, ano, it was orderly pa rin, ano, at least, no, at the very least, no. We appreciate naman the effort of the government, no, of course, ng Department of Education, no, para i-close yung mga gaps po na aming binabanggit, no. But still, we really have to work for it pa rin. Mm-hmm. Sang-ayon po ba kayo sa assessment na around 98% handa yung DepEd ngayong pasukan sa kabila ng mga nabanggit yung mga kakulangan? Siguro 98% would be too much, ano po. Parang hindi naman po siguro, no. Tsaka alam mo, Sir Rafi, no, kapag tinignan natin, hindi naman kasi yung facilities lang o yung physical lamang na kahandaan ang tinignan, mm-hmm. ano po. We may agree, no, na medyo talaga namang tumaas, no, gaya ng sinasabi nyo kanina, no, yung readiness ng ating paaralan, ano, yung readiness natin tumaas, pero hindi yata, no, tama, no, na umaabot ito ng 98%, no. As I've said, no, hindi po yung physical readiness lang naman ang ating pag-uusapan. Seemingly maganda 'yon, no, kasi yun yung nakikita natin. But kapag nilaliman natin ang pagtingin, titignan natin ano ba yung sa kabuuan, ano, yung in average, kasi yung pinapresent ng DepEd, lalo na sa classrooms, ano po, or dun sa ratio, no, average yan, hindi natin tinitignan ito by area. Mm-hmm. At ang binabanggit po kasi ng DepEd, hindi nila naisali dun sa qualification ng readiness. Yung textbook, mahalaga po ito sa mga estudyante, hindi ho ba? Sa assessment niyo ho ba, sapat yung mga aklat na ginagamit nitong ating mga mag-aral at yung accuracy ng mga ito? Meron pa rin bang problema? Well, siguro nga, no, kaya medyo mataas yung assessment nila, yung self-assessment, kasi hindi kasali itong textbooks, no. Napaka-importante po ng textbooks. Alam naman natin yan mulat simula, no po. At mulat simula rin binabanggit namin, ano, na yung, well, in fact, no, some 5 years ago, no, siguro, if I'm not mistaken, na may declaration na 1:1 yung Department of Education, hindi rin naman kami pumapayag po doon, ano. Pag binalidate po natin yan, may mga grade levels po, no, ngayon na under the K-12 program, no, na nag-training na yung mga teachers, no, for 2 years ay tumatakbo na po yung kanilang grade level, ano po, but then wala pa ring gamit, no, o yung learning materials na tinatawag natin na supposedly ay textbooks yan, ano po. Ngayon kasi yung ginagawa po ngayon, no, para magawa ng paraan yan ay may mga downloadables po tayo ng mga modules, no, na kinukuha doon sa website ng ating Department of Education na ginagamit po ng ating mga guro at ating mga mag-aaral. May alternative po, ano ho? Exactly, na sila yung gumagastos, no? Ibig sabihin, walang textbooks, no? Maraming mga grade levels po natin, ano, sa basic education natin ay wala pong textbooks. At opo, hindi tama po na sabihin na ganun po lang. Nabanggit nyo po yung mga guro, kapag ka pinag-uusapan kasi yung kahandaan ng pasukan, eh, laging estudyante yung napagtutunan ng pansin, pero gano'n naman po kahanda yung ating mga guro? Alam natin, sinusulong nyo yung kapakanan ng mga guro at yung Magna Carta for Teachers. Opo, handa-handa po naman, ano, actually, well, our statement din naman po, we stated na we are
as excited as our students, ano po, kapag ka nagbubukas yung klase, no, kami excited rin kasi it signals hope, no, yung start ng school year, ano po. And para sa aming mga teacher, ito talaga yung pagsisimula, no, dahil yung rating period namin, June din sinisimula niyan, ano po, in everything. Kaya po, ang amin na lamang challenge, ang amin na lamang hamon, ano, sa, because ang DepEd ngayon, sinasabi niya, hindi problems itong mga ito, no, challenges, ano po. Mm-hmm. We agree, of course, no, yung challenge, we have to face the challenges, ano po, at we have to contribute, no, bilang mga mamamayan, bilang mga guro. Ganun din naman kami, no, pinapaalalahan na namin ang ating Department of Education, no, na sana paghandaan din, ano, yung mga guro natin. Alam mo, Sir Rafi, wala kaming halos bakasyon, ano, mula nung nagsara yung nung Abril, unang linggo ng Abril ang klase hanggang ngayon, ano, dire-diretso sa daming mga trabaho. Kaya naman po, alam natin yung mga teacher natin ay sobra yung sakripisyo. Kaya sukulian naman lang sana, ano, ng ating pamahalaan. Opo. In fact, yung binigay po sa amin, ano, na chalk or yung tinatawag natin na teaching aids allowance, ano po, mm-hmm, ay na 3,500 pesos. Napakaliit niyan, ano? Pag tinignan po natin ang trabaho at ang kailangan gugulin, gasosin ng guro sa kanyang araw-araw na buhay, hindi pa bilang mamamayan o bilang ama o ina o pamilya, ano po, kundi bilang isang teacher, napakalaki talaga nito. Kulang okay na kulang yung binibigay na ayuda. Kaya dapat ihanda po. Ibigay yung tamang sweldo at benepisyo. Opo. Nabanggit niyo po yung sweldo kasi yung mga pulis, lalo na sa mga bagong pulis, halos na doble na yung kanilang sweldo. Kailan niyo po kaya inaasahang magkakaroon ng ganitong benepisyo ang ating mga guro? Medyo binigo po kami ng paulit-ulit ng ating Department of Budget and Management, no? Sa pag-asabi na hindi kami maaaring bigyan ng aumento sa sweldo, no? Habang in effect yung tinatawag nila na SSL4, no? Itong EO201 ng Pangulong Aquino 2016 pa. Ang sabi nga natin, if you're aiming for change, no? Yung executive order, no, could be changed, no, anytime, no, under the new presidency, because it was just an executive order. Mm-hmm. Yun lang naman po yung sinasabi namin. Pero ang problema po, yung bago nating administrasyon, no, including of course the DBM and perhaps, no, yung Malacanang, ang sinasabi ay bibigyan naman tayo ng aumento. Pero after pa, pag-uusapan pa yan, after pa na mag-lapse itong SSL 4, no, no, by 2019. No, sa tingin namin, talo kami rito kasi alam mo, just to give you some figures, ano po, 500 pesos, a little more than 500 pesos lang yung aumento, no, sa mga guro taon-taon, ano po, doon sa aming buwanang sweldo, no, under the SSL 4, no, nitong Executive Order 201 ni President Aquino. Pero yung mga pulis, nakita naman natin, one time, no, one time, dumoble, no, 100% yung inumento nung kanilang mga entry level position. Ganun din sana yung hinihingi namin, no, although hindi 100%, no, because right now nasa almost 20,000, ano, a little more than 20,000 yung entry level position, ano po, sweldo ng ating guro, no, ng ating mga guro. So kaya siguro ang hinihingi nga namin ay 10,000, ano, na across the board, and it should be in tranches pa nga, no, under our bill or under our proposal. Kaya sa tingin namin, kung bibigyan ng aumentong mga teacher, ay hindi ito magiging malaking cost, no, sa gobyerno, no, unlike what they did in military and police or uniform personnel po. Mm-hmm. Mahirap mang ikumpara ho yung sitwasyon ninyo ng mga guro at ng mga pulis at sundalo, pero yung priority pong ibinibigay ng pamahalan po sa inyo, commensurate ho ba sa mga sakripisyong ibinibigay nyo? Nabanggit nyo, halos wala kayong bakasyon dahil tuloy-tuloy yun yung naging trabaho, at kapag kapasok ka naman, meron pa rin kayong mga iniluluwal na mga personal na gastusin, hindi ho ba? Based on our assessment, and that's the reason why we have Teachers Dignity Coalition, we fight for teachers dignity, na basically maibibigay po yan, no, kung mabibigyan po ng matamang attention, no, yung aming profession, no, through adequate remuneration and other yung mga tinatawag po natin ng mga socio-economic, no, na status po ay maiangat. Hindi po, no, sa namin nakikita na commensurate yung ibinibigay po ng gobyerno, at yun po yung hinihingi namin. And even our constitution po ay sinasabi na dapat ay ibigay yung dapat sa ating mga guro. Sobrang laki po. Of course, hindi namin kinukumpara, hindi kami sumasama ang loob dahil ang mga pulis at militar ay nabigyan ng dobladong aumento. Mm-hmm. Ang sinasabi lang po naman namin dito, masaya kami para sa kanila, no? But of course, magiging mas masaya kami kung yung mga teacher din or yung mga government health workers din ay bibigyan din ng maayos na benepisyo, ng maayos na sweldo ng ating gobyerno. Dahil lahat naman kami naglilingkod, no, sa ating bansa o sa ating gobyerno. Pero, Sir Rafi, siguro isa na lang, allow me, no, ang sinasabi po namin dito, no, ay
napakahalaga, kung hindi man pinakamahalaga ang profesyon ng pagtuturo sa lahat po ng profesyon. Ano po? Sapagkat lahat eh dito nagmumula, no? Sabi nga ng aming matatandang mga teacher, no? Walang presidente, walang kongresista, walang senador, no, kung wala ang teacher. At opo, totoo yan, at nananatili po yung totoo. No? Kaya dapat kung gano'ng kahalaga ang mga guro sa lipunan, ay dapat bigyan po ng wastong pagtingin, ng wastong pagtrato, at ng tamang benepisyo, mga tamang kompensasyon ng ating mga guro. Kasi ito hindi lang naman para sa kanyang pamilya, ito po ay para sa buong lipunan. Ano po? Kami yung naguhubog ng susunod na henerasyon ng mga mamamayang Pilipino, no? At dapat lamang naman po na yung mga tao na nagkatrabaho for our future ay bigyan natin ng mabuting investment. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong panahon at impormasyon na ibinihagay po sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Marami rin pong salamat. Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Sige nung Benj Basas, ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition.